Secretary Briones. Secretary Briones, may we get an update on the pilot face-to-face classes and on reports of parents having their children back out of participation? What are the common concerns for backing out, and how does this affect the DepEd's push for face-to-face classes? Ang pagkakaalam namin, ang nag-back out, may ilang local governments. Dahil kung nagbabago yung numero, nagbabago yung risk assessment, ina-adjust din nila yung kanilang pananaw tungkol sa pilot face-to-face. Pero ilan lang ito. Meron namang mga local governments, dahil gumaganda na yung kanilang mga numbers, ng kanilang mga statistics, sumusulat naman directly sa akin na gusto nilang magkaroon ng face-to-face. Ang parents, siyempre, naintindihan natin ang concern ng parents. Ang ano nila, ang tinitingnan nila, yung kapakanan ng kanilang mga anak at saka safety ng kanilang children. Sinabi ko na kanina na ang mga studies nagpapakita na mas resilient ang mga bata sa COVID-19. These are global as well as local studies, but we should not also take things for granted, kasi they can pick up the virus in other places. Kaya kailangan ng cooperation talaga ng parents, ng transport service providers, etc. Hindi lamang yung sa eskwelahan. So lahat ito tinitingnan natin, at saka conditions ito. Kung mag-back out ang parents, siguro may nabasa sila na mayroong increase sa kanilang territory, yung risk assessment nagbago. And wala namang, hindi naman sila pipilitin. Ito, spokeshari, ang mahalaga. Walang sapilitan. Kung ayaw ng parents, kung mag-back out ang parents, eh karapatan nila yan, dahil anak nila, eh learner nila yon, buhay ng kanilang kabataan, sa kanilang assessment. Pero tayo, ang aming obligasyon ay to explain as far as possible na all possible precautions that are necessary have been undertaken. Like ang local governments, kailangan handa sila dahil nasa kanilang territory. Ang parents, mga service providers. Tapos kami din, rinireview namin yung aming facilities, yung mga schools na gagamitin for the pilot, na kailangan may space, may tubig, may gamot, and so on, PPE, malapit sa isang health station, at mahalaga yung risk assessment na gagawin ng health. Pagsabihin ng Department of Health na itong lugar na ito, mataas ang level ng COVID, ay hindi namin yan ipagpatuloy. Pero 329, more than 300 schools ang na-identify nila. And we are only targeting 100. Oo, dahil sa iba't ibang mga kondisyon na ating ini-impose.